So yung mga ka-heartmars, so sa araw na to ay pag-uusapan natin kung paano ko mas napapadali yung pag-greet ko. So yung mga ka-heartmars, so sa araw na to ay pag-uusapan natin kung paano ko mas napapadali yung pag-greet ko. Kasi diba, makapansin nyo ang bilis ko gumawa ng greet. And alam ko rin na maraming artist na gumagamit talaga ng greet, lalo na sa pagpo-portrait kasi kailangan nila yun for accuracy. So sa araw na to, pag-uusapan natin kung paano nyo mas mapapadali o mapapagaan yung oras nyo para gumawa kayo ng greet. So bago mo lahat, please don't forget to subscribe, hit the notification bell, and leave a like and comment para sa mga next contents na gagawin natin. So huwag natin patagalin pa, let's go! Hello, mic check, hello, char. So yun guys, ito yung mga materials na gamitin natin para sa first step kung paano mas mapadali yung pag-greet natin. So una ay ruler, syempre di mawala yun. And hindi tayo gagamit ng pencil dito, ang gagamitin natin ay ball pen. Maganda yung sign pen, mas recommended ko yun. Tapos salamin siguro, pwede na yung mga sa luman yung frame, pwede nyo gamitin yun. Tapos bond paper, mas maganda yung mas manipis. Tapos kahit anong pwedeng patungan or pwedeng books, ganun. Tsaka masking tape. So yung pinaka first step na gagawin natin, syempre ilipag mo muna yung papel sa sa mesa. Okay, char lang. Ang gagawin muna natin ay yung usual na grid na ginagawa nyo, yung mga square. So this time gagamitin natin yung sign pen. Recommended ko yung mga mumurahing sign pen lang, yung mga tag 10 pesos ata yung sa school na bibili. Yun, pwede na yun. Tapos siguro mga dalawang balik na ganun para mas okay yung kalabasan. Ayan, i-fast forward na natin kasi baka sa sobrang tagal ma-realize mong hindi ka crush ng crush mo. Charot. Ayan, tapos dito naman yung syempre yung sa baba. Na lang, sinabi ko lang, baka di nyo alam. So itong grid na to, sa mga hindi nakakalam kung paano ginagawa tong grid na to, actually meron ako ni-record na video kaso nasira yung PC ko. Dapat kasi talaga tatlo tong tutorial na gagawin ko. First ay yung basic na pag-grid, tapos ito yung mga hacks naman sa pag-grid. So hindi ko maturo kung paano talaga yung paano yung process na ganito, yung paggamit ng grid na ganito. Ang tuturo ko lang dito yung paano mas mapadali yung paggamit nyo nito. Kasi diba, it takes time na bawat papel na dodrawingan nyo, gagawa kayo ng grid, siguro mga 30 minutes. Yung iba nga, 1 hour, may mga mas malala pa nga, diba? 1 day pa nga yung iba. Kaya itong tinuturo ko na to ay para mas mapadali kayo sa pag-grid, para hindi na kayo mag-grid. Kasi naubos yung oras nyo. Ayan, tapos dito sa part na to, dito na natin gagamitin yung sinasabi kong patungan. At least dalawa siguro. Tapos yan yung salamin. Yung size ng salamin na yan sa mga A4 na na frames. Yan, pwede na yun. Ilagay lang natin siya sa magkabilang dulo. Ayan, make sure na maging balance siya kasi para hindi magalaw. So let's find out kung para saan ba yung salamin na yan. Yan, tapos yung ginawa nating paper kanina na may grid, ipapatong nyo siya doon sa pinakataas, hindi sa baba. Using the cellphone, diba, sponsored ng Oppo. Gamitin nyo yung flashlight na phone o kahit anong lamp na pwede nyo ilagay sa baba ng frame o ng salamin. Yan, tapos ipi-place nyo na dyan yung papel na gagamitin nyo sa pagdodrawing nyo. Pwede yung vellum or CA green, medyo makapal na yun. Yung watercolor paper, kaya pa nito. Pero yung mga ibang mga kapal, medyo hindi na kaya. So usually, sa vellum ko to ginagawa, itong ganitong klase ng technique. Kung mas makapal yung papel nyo, siguro dapat mas malakas din na light yung gamitin nyo para kaya niyang maging visible yung mga grid lines dun sa papel na pagdodrawingan nyo. So yun, na-observe nyo, pinatay ko yung ilaw, diba? Panis, char. Pinatay ko yung ilaw para mas lalong lumutang yung grids, yung ginawa nating grids na nandun sa baba. Ayan, so hindi ko pinatay lahat para makita nyo kung paano ako mag-outline. Pero mas maganda kung mas medyo mas dim yung ilaw nyo. So yan yung gamit ko, mechanical pencil ng Faber-Castell. Ang shade niyan ay HB yan.
Tapos lagyan muna natin ng ano, ng masking tape yung yung mga dulo para hindi ganoon ka maligaw-ligaw yung papel natin, kasi unting syempre kumagalaw yung grades, magagalaw din. So dapat secured natin. Lagyan muna natin ng tape yung dulo. Ayan, then after nyan, pwede na kayo magsimula na mag-outline. So, yon, kita nyo naman, may grid na tayo. And ang maganda dito, kasi pwede nyo pa siyang gamitin for the next artworks nyo na hindi na kayo mag-grid dun sa paper nyo. Ang advantage din nito ay mas malinis siya tingnan, kasi nga, di ba, hindi ka na mag-grid dun sa pinaka-pagdodrawingan mong papel. Kasi usually, kaya medyo madumi yung mga... may mga tendency kasi ng mga outlines, 'di ba? Medyo naiiwan dun sa papel. So pangit tingnan ko yung mga bakat, lalo na yung mga nag-i-indent yung papel. Pag sinabi nag-i-indent, yung lumulubog yung ano, lumulubog yung papel dahil sa sobrang diin nyo, o di na, kahit sa may pagkadiin na ano, na shade nyo ng ano, I mean ng, o di ba ang gulo ko? What I mean is, nag-i-indent siya, lumulubog, nasusugatan yung papel kasi masyadong madiin yung pagka-drawing nyo ng grids. So dito ang maganda kasi, hindi ka na mag-grid dun sa pagdodrawingan mo. So malinis siya, tingnan. Hindi mo na kailangan magbura, hindi mo na kailangan na gumawa ng paulit-ulit na grid na kung saan nauubos yung oras mo, 'di ba? So ayan, tingnan natin kung effective ba 'to. Tingnan natin yung ano, yung result. So yung nasa left side niya yung reference, tapos yung dinadrawing ko, tingnan natin kung accurate siya or hindi. Ayan, kung may kita nyo dyan sa reference ko tsaka sa drawing ko, medyo hindi ko ganun kaginagaya yung ibang details. Usually, detalyado lang ako sa part ng mukha, pero yung sa mga ibang part like balikat, sa buhok, hindi ko na ginagaya eksakto yung ano, pinaka-reference. Yan, so titingnan natin, malapit na siya matapos. And ayan, ano ka sa tingin nyo, okay ba siya or hindi? Medyo, kasi naloba talaga yung phone ko dyan. Nalaba talaga yung phone ko, kaya ayan, namatay siya. Yung ganitong technique, pwede ito sa mga soft copy or sa mga printed na reference. So make sure lang na sa reference nyo, pantay yung grid nyo dun. Okay. So yung ganong klase ng technique, hindi ko siya masyado napapractice, pero may bibigay ko siyang technique para dun sa mga sanay na dun sa ganong klase ng grid, yung mga squares. Kasi nga, diba, nagsisave niya yung time nyo kasi hindi nyo na kailangan gumawa ng grids sa bawat papel na gagamitin nyo, and mas malinis siya tingnan. So itong next na video na to, ito yung ginagamit kong grid for almost 3 years. So itong next na technique na to ay galing to kay Kuya Danilo Quezon. So credit sa'yo, Kuya Danilo. And alam niya na rin to, pinaalam ko sa kanya. So shoutout sa'yo, Kuya Danilo Quezon. And kakailanganin dito natin ay hard copy na reference, which is yung printed, tapos ruler, tapos yung papel na gagamitin nyo para sa pagdodrawing nyo. Pwede yung kahit anong papel, pwede na dito yung vellum or CA grain, kahit anong kapal pwede mo gamitin dito. Kahit nga yung mukha mo, pwede mong gamitin dito. Di joke lang. Tsaka masking tape din for, para katulad nung kanina, para secured lang lagi. So yung sa technique na to, yung printed na reference nyo, dapat kung gaano kalaki yung gusto nyo drawing, dapat ganoon din kalaki yung print nyo. So kung ano yung sukat nung nasa print, ganun din yung kakalabasan dun sa papel na pagdodrawingan natin. And hindi nyo kailangan to lagyan ng grids na may squares. Okay? So yung plain lang talaga. Mas okay sa akin kung naka black and white yung reference nyo. So yung pinaka first na gagawin natin ay tutupiin muna natin yung mga dulo ng bond paper. Kailangan lahat ng sides may tupi, kahit di naman ganun kalaki. Yan. Kahit yung mga few inch lang or centimeters lang na tupi, okay na yon. Ang basta lang mangyari lang ay dapat mas maliit yung reference nyo dun sa bond paper. So kita nyo,
hindi na-cover up ng reference yung papel. Dapat kita yung papel dun sa gilid. So, yung nakita niya yung ruler, pinatong ko siya dun sa reference. And kung makita niyo, nakalagay siya dun sa mga lower parts nung, I mean sa mga edge part ng ano, ng buka. For example, yung kilay, yung mata, para ano, para ano tawag nito, mas makuha natin yung tamang sukat. Usually ginagawa ko taas ng kilay, baba ng kilay, taas ng mata, baba ng mata, ilong, gitna ng ilong, mga ganong parts. Lalo na kung ma-detailed yung ano nyo, detailed yung reference nyo, need nyo ng mas maraming lines. I mean, need nyo siya mas, ng mas marami na tututukan na lines. So, dito, kung mapapansin nyo, hindi tayo gumamit ng perfect squared na lines. Ayan, katulad naman yan, yung sa buhok, dulo ng pisngi, ganon. Ayan, so madali lang siya. Kung makita nyo, yung mga nilagyan ko lang ay yung mga ano, basic areas. Tapos kung mapapansin nyo sa dulo-dulo, may mga nilampasan ko siya. So dapat lampas yung grid nyo dun sa papel na pag-drawingan nyo. Kasi, ayan, kung makita nyo, gagawin ulit natin yung grid na ginawa yun dun sa reference. Kukopyahin natin siya. So dapat visible yung excess na mga lines na ginawa natin kanina para makakopya natin yung grid na nasa reference tsaka yung makopya natin yung grid na para sa pagdodrawingan ng papel. So manipis lang, di rin sobrang kapal. Ayan, kaya mas okay sa akin, mas recommended din sa akin yung mechanical pencil talaga kasi sobrang okay siya, manipis siya, hindi siya ganun kakapal. So madali lang siya burahin. Ayan, so dapat hindi kayo malito dito. Kung gusto nyo lagyan ng numbers yung mga lines na dapat na magkatikit, I mean magkatutok, lagyan nyo para mas ano, mas makopya nyo. So ayun, nakita nyo, nilagyan ko yung both na vertical at horizontal lines kasi dapat talaga kopyang-kopya dun sa may reference nyo. So yan, tapos na yung grids natin. So ilalagay na natin yung reference sa gilid natin para hindi masakit sa mata pag tininan. So medyo hindi siya visible dito sa screen. Pero yan, medyo kita naman. Observe nyo na lang. So usually inuuna kong nilalagyan ay yung mata. So dito medyo nakalito lang talaga kung saan mo siya simulan. So dapat maging sensitive ka. Dapat bilangin mo kung ilang lines muna bago ka mag-drawing para alam mo kung saan ka magsisimula. So yan, usually sa mga noo or sa mata ako nagsisimula, ganun. Para ano, mas madali akong mag-guide. Ayun, so magpasyansyahan nyo na yung maganda kong buhok. So, ang advantage naman ng pag-grid na to, ay ng technique na to ay, di ba kasi yung mga sa square-square na grid, ang sobrang hirap, ang hirap kasi sa part na yun is kailangan dapat perfect yung sukat ng squares, di ba? Kasi pag hindi siya perfect square, may tendency na mag, parang ma-stretch yung mukha ng reference nyo. Kaya minsan may mga hindi proportioned na drawing kasi hindi nga okay yung pagkagawa nila ng grids. So dito naman sa technique na ganito kasi talagang ano kasi siya eh, kumbaga sinadya siyang yung grids mo, sinadyang gawin kasi para dun sa reference mo. So unique siya at first dahil yun, diba, kung titingnan mo yung grids niya, wala siyang katulad na iba. And mas accurate siya para sa akin. Ito yung usually talaga na grids na ginagawa ko. Kaya sa mga nagtatanong kung bakit mabilis ako mag-grid, ito yung technique na ginagawa ko. So madali lang siya kasi print lang, tapos yun yung process natin kanina. Ang problema nga lang dito, dapat may printer ka. So magkano lang din naman ang print sa labas, diba? Nasa 5 pesos, diba? Or malaki na siguro yung 10 pesos kung black and white lang naman. Tapos isa rin sa mga technique ko ay isama nyo sa grid nyo yung paglalagay, yung mga ano, yung mga highlight areas tsaka yung mga shadow areas kahit sobrang nipis lang, kasi minsan may effect yun eh, may effect sa mga dimensions yun pag iba yung nasa ibang part unit, parang nasa, mas mataas yung highlights nyo, mas mababa, may mga effects siya na nagpapaiba ng proportion tingnan sa isang portrait.
So, ang gagamitin ko rin na pambura dito ay kneaded eraser. So, medyo bilis ako na. Iunahan ko na kayo para, kasi medyo short lang yung video. So, kneaded eraser yung ginagamit kong pambura sa mga grids ko. Ayoko kasi ng hard eraser. Kasi pag hard eraser, ano nga siya, may mga parang hard line siya. Yung mga edge nung, may mga sharp siyang bura. Alam mo yun, ang pangit lang tingnan. Tapos, ang maganda sa kneaded eraser, faded yung effect niya, maganda siya, malinis tingnan, tsaka mas mabilis pa kaysa dun sa hard eraser. Hard eraser kailangan kasi, di ba, I mean, limited lang yung space na nasasakop niya pag nagbubura ka. Pero si kneaded eraser, okay siya, sobrang flexible niya. Ayan, so after ko magbura, kakapalan ulit natin yung outline kasi may mga ibang parts na medyo lumabo. Kakapalan ulit natin siya using mechanical pencil pa rin. So ayan na, ito yung first talaga na ginawa ko dapat kasi nawala yung file niya. Ayan yung usual na grids na ginagawa natin, yung squares. Ayan, ito naman yung pangalawa, yung gumamit tayo ng salamin tsaka yung ilaw. Kita nyo, hindi na tayo nagbura dito ng grids. And ito yung last. Kung may kita nyo, mas neat siya tingnan, mas accurate siya tingnan, tsaka parang ang professional tingnan, di ba? So yun lang guys for today and sana may natutunan or may napulot kayo kahit kaunti. And kung meron pa kayong ibang alam na technique or ideas kung paano natin mas mapapadali yung pag-create, please comment down or i-DM nyo ako. Pag-usapan natin yun and gawa natin ng content. So before we end this vlog, shout out muna kay Andre Reyes, kay Winwin Santos, kay Nico Jimenor, kay Cyro Rualo, kay Arkin Baronia, kay Jake Eliazar, kay Luigi Labay, kay Mark Christian De La Cruz, kay John Ray, kay Rob Anthony Tagaygayan, tsaka kay Kuya Ivan Tristan Maliari. So again guys, please don't forget to subscribe and hit the notification bell and please don't forget to leave a like and comment and share nyo rin itong video na to para sa mga co-artists natin na namang problema or nagiging struggle din sa kanila yung paggawa ng grid. And yun guys, keep safe, naka-quarantine na naman ng buong Metro Manila. And sa shoutout dyan sa mga taga Metro Manila na artist dyan, ang gawin muna natin ngayon ay manatili sa bahay, mag-practice na mag-practice for the improvement. So see you for the next video, hindi ko pa rin alam kung paano i-end ang video na to. So yan, bye guys!